want to know, what are your thoughts or reaction on the impeachment talks against Vice President Sara Duterte? Well, lahat naman kami meron ganyan eh. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. You know, there will always be an element that will want to change the results of an election. So, of course, pinabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. That we don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will. That we will pay very close attention to. You know, the declarations of impeachment, parang lahat naman ng presidente ini-impeach. Ngayon, vice president pa. So I guess it's just a continuing evolution of that thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. So sir, wala pong Uniteam crackdown na tinatawag? Na? Uniteam crack. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the Uniteam. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung Uniteam. Hindi, totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Sir, last na, how's your relationship with her po? With Sara? How's your relationship? Excellent. On a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well because you cannot campaign for how many months was that? We were campaigning together without getting to know each other very well. And it turns out that we are very different in many ways and we're very similar in many ways. But that makes for a good friendship. Pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos mula sa Amerika, sinalubong siya ng media para itanong kay PBBM ang nababalitang impeachment kay VP Sara Duterte. Nasagot naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang tanong ng media. Ito naman ang komento ng ating mga kababayan. Ang pananahimik ni PBBM sa nangyayari kay VP Sara ay isang malaking pagkakamali niya. Baka magising na LNG siya na nakagapos na siya at sunod-sunod Sun Oran Inc. sa gusto ng mga nakapaligid sa kanya na huwag sana mangyari dahil hindi nagandang resulta nito. Kaya dapat talagang ibalik sa DepEd ang hiningi ni OVP Sara, sana matauhan kayong Norjan lahat sa Kongreso at yung ibang Kurnantre dyan sa Senado. Mahiya naman kayo sa mga kabataan na gustong mapayapang pag-aaral at nagnanais na makatapos ng kan lang gustong maabot na profsyon. Agree kami ng buong puso sa CIF para sa DepEd sa OVP. Hello, po, have a nice day, pag-impeach si VP Sara, isama na rin si PBBM, siya ang dahilan lahat. Weak siya at tamad, sayang nagpabesalong guhit under siya. We need VP Sara, may mabuting kalooban at hangarin sa ating mamamayan at ating bansa. God bless FPRRD. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pakinggan naman natin ang komento ni General Macanez. Okay, mga kaibigan. Ito, major statement galing sa presidente ito. Sabi niya, we don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached. Yes, agree. She does not deserve to be impeached. Anong ginawa niyang kasalanan? So, yung manarinig ko si Professor Malotikia, walang basihan, sabi ng political strategist nito. Yung 5 constitutional grounds or bases for impeachment,
hinwala ni isaman ang a-apply kay mag-apply kay VP Sara. Ano ito? Treason, yung nagtaksil sa bayan, bribery, tumanggap ng limpak-limpak na salapi, other crimes, graft and corruption, betrayal of public trust. Yan po ang limang basihan sa impeachment. Wala po niyan, walang nagawa ang ating VP Sara. Kaya she does not deserve to be impeached. Ganon din ang sabi ni Congressman Tulfo. Kahapon nata, in-interview siya ng isang media outfit. Ganon din niya, walang nagawang kasalanan si VP Sara. Bakit? Anong basihan sa kanilang impeachment? So, lumalabas itong tatlong makabayan black, sila yung nagpapakalat nito. So, tingnan natin. Yung sabi ng Pangulo na we don't want her to be impeached. Yan na, medyo may question mark. Para sa tingin pa, siya ayaw niya. Mas mabuti sabi niya na I don't want her. Mas mabuti kaya yung we. Itong Speaker Martin Romualdez, palagay ko may kinalaman dito eh. Duda ko kay Speaker Martin Romualdez. Ang aking analysis is may sabwatan itong Makabayan Black at saka si Speaker Martin Romualdez. Sila ang may gusto. So, giving the benefit of the doubt ang presidente, sana nga you don't want her to be impeached. Okay, ano pa yung sinabi niya? Yon, tinanong siya tungkol sa is there a crack sa uniting? Sabi niya, none. Kailang ang pinagmamalaki pa niya yung uniting, ang dami na daw pumupunta sa Lakas CMD at saka Partido Federal ng Pilipinas. Itong Partido Federal, partido ni BBM. Yung Lakas CMD, partido ni Martin Romualdez. Yung sinasabi niya na lumilipat na galing sa partido PDP laban ni Tatay Digong. Oh, ang PDP laban sumuporta sa kandidatura ni PBBM. PGMA sumuporta. Ngayon, initsapwera na nila si PGMA, tapos kinakalaban na nila si Tatay Digong, kinakasuhan na papasukin na ang ICC. Pinalaya na si Dilima. So, I beg to disagree sa sabi ng presidente na walang crack. There is a crack in the unity. Kailan? Gusto ko sana na ma-patch up yung mga differences. Gusto sana na magkaisa ulit yung dati bang nasimulan. Kasi kung maibalik yung dating unity, ang mananalo ang taong bayan. Ngayon may crack na. At kung hindi tumagapan, ang mananalo itong Makabayan Black. Ang Makabayan Black ang gumagawa nitong division. Sana mabantayan ng kampo ni PBBM at ni Speaker Martin Romualdez. Kaya makita nyo ang VP Sara, wala siyang pronouncement na magpalala sa crack or division. Ang ginagawa ng ating Vice Presidente, she's trying her best to unite. Kaya tignan nyo yung confidential funds niya, hindi niya na ipinagpatuloy, sinorender niya na kasi sabi niya, very divisive. Huwag na yan para hindi tayo magkawatak-watak. Yon ang tunay na leader. Kaya saludong-saludo ko sa ating VP Sara sa mga ipinapakita niya ngayon. So, ang lumalakas, yung partido ni PBBM at partido ni
Speaker Martin Romualdez, yun ang lumalakas. Pinapahina nila itong grupo ni PRRD at PGMA. So, mali. I beg to disagree yung sinasabi niya na walang crack sa unity. Meron na po. But sana, maagapan at maibalik dati. Okay, relationship naman. Ano ang relationship ni PBBM at BP Sara ngayon? Well, sabi ng presidente, excellent. Alam mo naman ang presidente, marunong magsalita. Kagaya ng Bigas, tinatanong siya, may pag-asa pa ba o kailan makakamit yung pangako na 20 pesos per kilogram rice. Malapit na. Magtiis lang tayo, maghintay-hintay. Ang presyo ng bigas, pababa na ng pababa. Mga ito, mga statements niya ito, recorded on video. Ano ba, ang dami niyang mga statements na smugglers and hoarders, your days are numbered. O, nasaan? Meron na ba na pakulong o nakasuhan yung mga big time, ha? Nasaan ngayon si Michael Ma? Nasaan si Leia Cruz? Wala. Oh, so, maniniwala pa ba tayo yung mga statement niya ng excellent? Binobola lang tayo ng ating presidente. Nagsimula na. Although, may respeto pa rin sila sa isa't isa, but I believe si BP Sara, nararamdaman niya na yung umaasim na relasyon. But, pinipigilan niya ang sarili niya kasi gusto ni BP Sara na i-maintain ang unity. Si PBBM naman, torn between two lovers. Gusto niya na maayos ang lahat, kaya lang may mga puwersa palibot sa kanya na, excuse me, nag-i-influensya na hindi niya makayang sabing no. Kasi wala siyang magawa doon. Mag-yes ma'am lang siya. Yan ang basa ko. So, let's wait and see in the coming days or weeks kung ano ang magiging resulta nitong mga balibalita tungkol sa impeachment.